Hello guys, hello mga katuglovers, hello mga ka-newbie. Ngayon ay gagamit tayo ng food luring, lalong-lalo na po sa mga newbie na mabilis mag-discourage kapag nag-food luring sa kanilang mga dog na sinasabi nila hindi nagkipag-cooperate ng dog. That is totally normal. Dito po sa video, makikita ninyo, wala itong cat, si Chica, kung saan ay ito yung kauna-unahang o first time niya sa food luring. Wala siyang kahit anong training. Ganyan naman laging pinapakita natin, mga raw videos na po. Walang mga patikuan ng pagsasanay sa dog. Kung napansin nyo, ayaw nyo makipag-cooperate dahil bagong labas, takbo lang ng takbo. Kahit nag-o-offer ako ng food reward, hindi niya pinapasin kasi gusto niya maglaro. Wala siyang focus. Ngayon, kung newbie ka, beginners ka, siguradong masisira ka na ng loob. At sasabihin mo, hindi mo matrain ang dog mo, ayaw mag-focus at puro laro lang. That is totally normal. Ang nakikita nyo po kasi kadalasan sa mga video, mga fully trained na mga dog na kapag pinupod luring, nagkipag-operate, nagsisit, nagda-down at napakadaling sumunod. Pero sa reality, ganito po talaga. Kung nangyayari sa inyo guys, mga kanyubing dog lovers, mga beginners, normal po yan. Ang kailangan lang ay makuha natin yung focus ng dog. Kailangan lang maunawaan ng dog na meron tayong gustong ipagawa sa kanya, na kailangan siyang mag-focus dahil mayroong kabalik itong reward. At dapat na magpo-focus siya kapag nasa presence po natin. So, tingnan ninyo mamaya sa bandang huli ng video kung gaano kadali pagamit ito yung first time niya. So, nag-effort tayo, hindi tayo basta sumuko. Nang sa makuha na, ano na Chica, malaman niya yung gusto nating ipagawa sa kanya, ay nakipag-cooperate na siya. Saka, isa pa, lagi natin sinasabi guys, ano, huwag tayong mag-titrain namit ang food luring kapag busog ang ating mga dog. Sa sitwasyon ka ito, katatapos lang mag-breakfast ni Chica, kaya medyo busog siya, ayaw mag-focus. Pero tingnan ninyo guys, ano, sa ating pagtsatsaga at yung patience, ano po, mamaya makikita nyo, hindi natin kakatin, na magpo-focus na itong si Chica at andali niyang makuha. May lulur natin siya sa sit position, mga basic po yan, down position na gustong-gusto nating ipagawa sa kanya bilang mga tinatawag nating pangunang turo na dapat matutuhan ng ating mga dog. Gamit ang simpleng reward. Gumagamit lang po ako dito ng hotdog. Hindi pa ito masasabi natin high value reward. Ginawa natin to, share natin kasi doon sa mga nag-avail sa atin ng puppy, magtatanong sila nung dapat ituro. Mahalaga po maturuan agad ang ating mga dog ng mga basic obedience. Kahit yung simpleng pag-sit, pag-down at pag-stay para ma-develop pa yung iba nilang mga karakter o kaya mga gusto natin shift ng mga behavior. Kailangan mag-umpisa po talaga tayo sa basic. Una dito, mabuild natin yung focus. Tingnan niyo si Chica, takbo ng takbo at wala siyang pakialam kahit ano yung ini-offer ko. So, kailangan talaga dito tiyaga guys. Hindi pwedeng isang araw lang, isang oras lang, makuha na natin yung gusto natin. Since na ito yung kauna-unahan na po na ginamitan natin siya ng food reward, wala naman siyang train, ayan. Ngayon, sa puntong ito, binurog ko yung hotdog no, sa kamay ko. Medyo nalasahan niya no, kasi kanina mga hiwa-hiwa na buo-buo, cubes. Ito, dinurog ko, nalasahan niya na. So, parang nagugustuhan niya na. Pero, ganun pa rin. Wala siyang focus at sabik siya sa paglalaro sa baba. Pero tingnan ninyo guys, no, maya-maya lang. Tingnan ninyo kung paano si Chica ay magpo-focus na at magugustuhan niya yung ginagawa namin. Makukuha niya na yung point na kaya ko siya inilabas, maglalaro kami at merong reward na naghihintay para sa kanya. Ayan. Sa puntong yan, humahabol na siya. Parang natikman niya na yung sarap, oh. Sumusunod na siya. Kapag sa galaw ko, humahabol na kanina siya. Pagkalabas siya ng guys, takbo siya kabi-kabila at ayaw niya, no? Na ayaw niya sa akin. So, itong iwasan natin guys, ha? Baka hindi tayo perfect. Iwasan natin, lalo kung gagamitin ng keyboard na malaglag yung food reward. Yan po ang iiwasan natin. Mistake natin yan. Kapag nalalaglag yung food reward, maaabala ang puppy sa paghahanap doon sa nalaglag na reward kasi maaamoy nila yan. Hindi sila magpupukos hanggat hindi nila nakikita yung nalaglag. Naaamoy nilang food reward yan. Ngayon, pinapahabol ko na si Chica. Humahabol na siya. At parang gusto na. Nagugustuhan niya ang ginagawa. Ayan. Nalure natin sa down position na po. Good girl. So, ayan. Sumasampan niya sa akin. Gusto niya na. May pukos sa ayaw niya nang umalis. No, gusto niya nang makipag-enter. Akin po ang ating hinahanap. Ayun, napansin niyo, hindi nila tumatakbong palayo at palagi na nakakapit sa akin, umahabol lang kapag kukuha ko ng reward. Kailangan nga maging ano tayo, mapamaraang. Lalayo tayo, balik sa dating posisyon. Pahabulin natin sa ating kamay gamit ang food reward at ilure sa posisyon na gusto po natin. Good girl, Chica. So, napakaikli lang guys, no? Sandali lang 'yan, siguro wala pang minutes lang po 'yan.
Ang video nito ay nasa wala pang 7 minutes, 6 minutes to, pero sa loob na maikling panahong yun, lot of praise kailangan, ipipraise natin, hindi lang reward. Good girl, at haplusin natin hanggang sa magustuhan niya ng ginagawa natin. Yan, hindi na siya naglalaro, hindi na siya tumatakbo palayo. At gusto niya yung aming ginagawa. Although yan, dahil minalaglag nga kanina ng food, yung sinasabi ko, naaamoy niya at hinahanap niya sa side. Iwasan po natin. So kung gagamit tayo ng mga foods na nadudurog, ganyan ang mga biscuits, medyo mahirap po yun kapag nadurog, manlalaglag yan. So ang advice ko yung mga solid, ano, yung hindi basta nadudurog, ganyan ang hotdog, o kaya chicken meat, o beef, na hindi basta nalalaglag. At may sapat na laki pa para maipit natin sa pagitan ng ating hinlalaki at hintuturo. Doon po yung nilalagay, no, para maiwasan nating makagat, lalo't mataas ang food drive ng dog, ay siguradong masusugatan po tayo kapag mali ang positioning ng ating food reward. Para sa mga beginners lang po ito, doon sa mga master na, napakasimple na para sa nila. Pero sa mga gustong magsimula, na kadalasan kasi kaya hindi sila makapatuloy, is na-discourage sila, nasisira ng loob dahil hindi nagpupukos ang dog. Dapat yung malaman normal yan at hindi nakukuhin sa isang try lamang. Lalo na't mababa ang food drive ng ating mga dog, magawa ng tinatawag na food luring kapag gutom sa umaga, sa magdamag hindi sila kumain, malamang magpupukos po ang ating dog. Hayaan mo nang ma-explore ang paligid, hayaan mo tumakbo muna hanggang sa makuha mo ang gusto mong gawin at maunawaan ng dog na gusto nating makipag-interact sa kanya para sa pagkipaglaro. Actually, hindi natin sinasabing training. Kasi hindi naman alam ng dog na training yon, alam nila na nakikipaglaro lang tayo sa kanila. Hanggang dito na lang guys, salamat for watching this video. Sana may natutunan po tayo kahit maikli. Para sa mga bago pa lang, please subscribe po at pakilike po ng ating video. Thank you so much guys.